Hi, welcome back mga tangay. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Rem, ang inyong tangay dito sa Busuanga, Palawan. Ngayong araw na to, nandito ako sa Sugod, sa property ng aming mga ninuno, Mantana property dito sa Sitio Paltukan, Sagrada, Busuanga, Palawan. So dito ako, kasama ko ang aking mga relative, sila ante, sinama lang nila ako to inspect ang kanilang lupa dahil ito ipinasok na nga ng mga illegal loggers. Yan. Tapos pinagpuputol yung mga kahoy dito na mga maliliit, ginagawa ang poste. Hindi lang maliliit, pati malalaki. Kaya naging naapektado rin yung ano, yung tubig na mga water source dito. So chine-check namin yung iba't ibang mga ano, napakalaki actually ng lupa na ito. Ito actually more or less 24 hectares, pakalawak. So wala ditong nagme-maintain at walang nakatira. Malawak ito na kapatagan. May mga hills at may mga bundok. Wow! Pero na kikita ko na maraming ano, mga loggers na pumapasok dito, illegal loggers, dahil walang ano, nagbabantay at walang tao dito. Ayan, no? Bakat dito yung mga pinagpuputulan. Diyan, tubig yan sa ibaba. Yan, parang bangalog o singay. So, dapat ito hindi basta-basta pinuputol yung mga punong kahoy dito. Malawak itong lupa na to. Oh, at dito, mayroon palang malawak na ano, kaingin sa looban. At mayroon ng sarado na animoy sila ang may-ari. Oh, nandito yung tubig pa naman pala. OMG, dito sa baba, makikita mo na may tubig. Water source. Wow, unfortunately, ang gilid kinaingin. Ha, isa sa mga protection ng tubig ay ang kakahuyan. But unfortunately, sad to say na mayroong nagkaingin dito sa gilid ng tubig. So time will come na madadry ang tubig. Pagkapatuloy na ganitong ginagawa sa mga lugar na kung saan may mga water source ang mga kabundukan. At ito isang private property na nilagyan ng ano, check natin. Ayan, oh, may isang troso dito na pinutol at pinabayaan lang din. Ayan, dito makikita natin na along mismo sa tubig. Ayan, oh, mayroong punong kahoy na pinutol, no? Nilaging, oh. So time will come na ang tubig madadry dito sa mga ano, sa bundukan o dito sa loob ng property. Ayan, oh. Bakat diyan yung mga lumber. Ayan, oh. Ayan, ayan. Dahil ganyan kalawak yung ano mismo sa gilid ng tubig, yung ano, yung kinaingin. Na mayroong mga malalaking punong kahoy. Dito makikita natin ang ginawa nilang ano, bahay-bahay na mayroon ding mga ayan, no, mga tabla, mga pinagputulan na laging. Diyan, no. Malalaking kahoy. Nandito yung muho ng property. At yan, magdidiretso pa yang ganun pataas. So nag-cross sila diyan mismo sa gitna ng ano, ng property. Dito makikita natin, oh, ang mga malalaking kahoy na putol na. Ayan. See? Diyan. Bakat? Sayang. At ang ano talaga diyan, apektado yung tubig. Ito, ano to? Pinutol, malaki rin. Ayan, oh. Ayan, oh, yung tubig nandyan, wala na. Kaingin na eh. Ang lalaki ng puno. Buti ito, hindi pinutol. Yung malalaking puno na ito, hindi na nila kaya sigurong putulin. Ayan, yung tubig nandyan sa baba, oh. Oh, ito, oh. Wow. Ha, huh, paano to gagawin dito? Namang DNR. Oh, dyan, malalaki pa yung mga puno doon, oh. Ayan. Lawak ng ano, ng kaingin. Wow. At ito, nag-cross talaga sila dito, ayan, oh. Sayang ang mga malalaking ano, kahoy. Ayan. Ah. Wow, at pumasok talaga ito talaga sa loob ng property. Ito ang muhon ng titulo. Papunta saan to? Magko-cross pa paganan pa baba. Magsablay diyan sa bundok. Sa kabila. So yan. Itong portion na to labas na pero at least public land pa rin yan. At least dapat may extension yan.
ng property. Pero yung ano kaingin pumasok sa loob ng property. Oh. So, trespassing din ito, trespassing. Andiyan yung muhon ng property at ito ay isang lupang titulado ng mga Mantana. So, dyan mismo ang masaklap kasi ang kaingin ay nasa gitna ng gubat at nasa gilid mismo ng source of ano tubig. Na time will come kapag kaganyan mangyari, madadry yung tubig dyan. Lawak ko. At ito yung mga ano, kahoy, sayang, malalaki. Andun ang lalaki ng kahoy na ano, kanda putol. Sayang. Ayan. Tingnan nyo dito yung mga ano, malalaking kahoy na pinutol. Ayan o. Na ang masaklap kasi dito, nandito ay tubig mismo sa gilid. So, ito maraming singay kasi yung property ng mga Mantana. So, dito, wala yan. Ah, ito, dry singay yan. Pagtagulan meron. Pero dito sa kabilang side, buhay na tubig yung dumadaloy dyan. See here? Lalaki ng kahoy, oh. Ito, isa sa mga proteksyon ng tubig. Sana. Kasi nandyan ang tubig, oh. Yung singay, ng buhay na tubig nandyan, dumadaloy. So, this time, sana ma-actionan ito ng DNR na mapanagot yung may kagagawa nito. Ito yung tubig, nandyan mismo, oh. Sa baba. Nandyan yung tubig. Ang laki ng puno dyan, oh. See? Ito, mahirap kasi gawin ng mga ganitong kaingin dito sa may mga water source na pwedeng ikamatay ng tubig pagdating ng araw. Ayan. Ayan mismo ang tubig nandyan. Pero kinaingin na ito, eh. Sayang to, oh. Laki ng punong kahoy na to, oh. Oh. Haba, oh. At ito, buti na lang hindi pinutol tong malaking kahoy na to. Malamang posible ring putulin to pagdating ng araw. Ayan. Gawin nilang mga tabla. Medyo nadadry na nga yung tubig, oh. Oh. Ang masaklap, binakod pa nila. Ayan, binakuran, oh. Na hindi naman sa kanila yung property. Bakit may harang? Ano? Ito yung ano, bagong daan na ginawa nila. So nilagay nila ng mga harang, ay ano, ano yan, tawag dyan? Balagbag sa kuyunin. Kalang. Para daanan niya ng karusa o kung anong pinapadaan nila dito, mga kahoy, troso o tabla. Ano sila, gumawa ng daan na nag-cross dito sa property ng ano, mga Mantana. Papunta sa umad, sa kabundukan, kung saan sila dyan mga naglalaging siguro. Ayan. May kalang, oh, ayan, mga kahoy. So, ibig sabihin yan, may dumadaan dito na karusa, kalabaw, na may hinihila. Ayan, gumawa sila ng daan. Ayan, oh, talagang ano, sinadya. Sinadyang ginawa ng ano, ayan, kasi binakad nila, eh. Oh. Oh. Mag-cross sila dyan sa may tubig. Ito, sa loob kasi ng property ito, dapat bawal sana ito. Yung tubig dito, oh. Opa. Ayan, may kalang din. Yung tubig, ano, umaagos pero mahina. Pakit kami dito sa taas ng ano, property dahil meron nga dito mga ano, nag-iiligal laging. Dito bakat mo yung ano, yung mga pinagputulan. Tabla, oh. Ayan. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh, mga bakat na lumang, ano, pinagputulan pa noon pa. Ayan, oh. Oh. Long time ago. Bakat mo yung mga tabla na nandyan, oh. Kasi ito, pinakapuno ng tubig nandito. At dito sa ibabaw niya, nandyan yung mga punong kahoy na malalaki. Iniiligal laging. Wow, ito halos nasa ibabaw na. At dito, oh wow, ito ibig sabihin ano to? Yan, kurusa. Nakuha na nilang pambinta. Yan, kuha na. Wala na, nakuha na. Ito tira na lang to, anong tawag yan? Kustonira. Kustonira. Hindi yan, nilalabas yan. Nilalabas yan. Oh, yan yung punong kahoy na pinutulong malaki. Ay, dito malalaking kahoy, oh. At ang ebidensya, ayan. Na talagang may nag-iiligal laging. Yan ang haba. Siyempre, ano yan, matagal na siguro yan. Oh, sa ito mismo sa puno ng katpay tubig, ang tubig na diyan sa baba. Katpay po. Ano ba 'yan? Oh, kasi yan ito, malalak forest talaga 'yan. Diyan pa sa taas ang lalaki ng puno, baka marami rin diyan sa taas. Akyat pa tayo konti do sa ano taas. Wow, medyo mataas pa konti. Oh, akyat pa tayo konti dahil dito mas malalaki yung punong kahoy na
ginagawang logging ng mga illegal loggers. Ito kasi dapat hindi pinuputol dito dahil ito ay mayroong source of water sa baba. Diyan lang na pagdating ng araw, posibleng pag maubos nila yung mga malalaking punong kahoy dito, masira. Ayan o, bakit pa yan o, mga pinagputulan. Malalaki ng puno o, wow. Amazing. Nakakamangha na makakita ng mga century wood, centennial wood. Oh, wow. Wow, ito napaka-straight. Ganda. And here, oh, wow. Ako talagang believe ako, namamangha ako sa mga ganyang punong kahoy. Wow. Ito naman, napakalaki. Wow. Amazing. OMG, laki. Mayroon pa doon sa kabila, sa likod. Wow. Laki, oh. Lalaki ng puno. Laki, Jay, no? Grabe. At dito. Dito mayroon. Oh. Ang laki ng puno na pinutol dito. Ayan, oh. Oh, wow. Hindi kayang sa kami ng isang tao ito. Oh. Ito, mukhang fresh pa. Oh. Oh. Andiyan yung mga pinag-iwanan. Lapad. Ang laki talaga nito. At dyan, mayroong luma na pinagputulan din. At ito, sariwa pa ito. Bakat mo na sariwa pa yung ano, hindi pag masyadong tuyo. Oh, wow. Dyan sa baba, nandyan din yung ano, yung uma. Kabilang side lang to. Singay sa baba, may tubig. At dito sa taas niya, ganito ginagawa. Laki ng puno na ito. At tingnan mo naman ang puno na ito. Na nasayang. Hindi ko kayang sa kami yan. Dalawang tao. Or hindi lang. So, dalawa, tatlo halos na magsasakam ng puno na yan. Napakalaki. Pati maliit na ano. Oh, wow. Sayang. Pwedeng gawing ano to, round table. At yan, syempre, hindi natin alam yan. Kung dito sa unahan, baka mayroon pa uli. Ayan, kasi continuous yung daan dito, oh, papunta sa taas. O kasi singay na sa baba. Ito, bakat dito yung pinagputulan din na hindi na rin nakuha, oh. Mayroon pa dyan daan, oh. Silipin pa rin natin. Sayang yung mga troso, oh. Oh. There's another one here. Malaki na rin ito. Oh, andyan pa rin bakat. Oh, ito, talagang hindi pa sila matagal na pinagputulan. Andyan pa, oh. Ah, andyan sila dumaan, oh. Andyan pa yung mga... Ito, posibleng balikan pa to at kunin. Ayan, oh. Sayang, oh. Sa mga illegal logging na gumagawa nito, sana wag naman dun sa mga ano. May mga water source. Dito, may bakat talaga na ito, luma na, oh. Talagang long time ago, years na ito na talagang dito may nag-iiligal lagi. Ayan, oh, matagal na, oh, kasi dry na. Halos dry na yung puno. Pero napakalaki rin ito, oh. So, ibig sabihin, continuous yung kanilang laging dito. Ayan, oh, mga turuso na tumba lang. Continuous yung laging nila dito. Matagal na, ibig sabihin. Habang walang nakakapansin nito, ibig sabihin, patuloy silang gumagawa na yan. And, dito ulit. Ayan, oh, mayroon siyang harang. So, ibig sabihin, may umakit dito na kalabaw para pagdalhan. Ayan, oh. Hanggang dito pa, oh. Another one here. Diba? Ayan. See? Oh, dito malaki rin talaga, oh. Oh, ayan. Oh, syempre. Ayan, oh. Diyan. Iba. Ayan, oh. Naku. Talaga namang marami dito. Ayan, oh. Ayan, oh. Laki. Ito, dalawa, magkatabi. Ayan ang punong isa, oh. Nahalos, hindi pa yan nagtatagal. Gaganda ng mga punong kahoy na nasira dahil sa mga loggers. Diyan, mayroon pang daan. Daan, going up. Diyan, sa pinaka-ibabaw. Hindi na ako akyat diyan dahil nakakapagod din. Malamang, may ganyang daan. So, ibig sabihin, diyan sa taas. Ganun pa rin. Mayroon pa rin diyan makikita mga pinagputulan. Pero so far, andito rin kami sa taas ng property na... Ganito ang mga makikita pala na ginagawa, na pinagpuputol. Dito sa kabilang side na yan ng property, makikita mo na talagang yan, inuma rin dati o kinahingin. So bakat yung ano, lati. Sa baba niya, nandyan yung kanilang bagong ano, uma na pumasok doon sa property. Ito yung klaseng puno na talagang nilalaging nila kasi napakaganda. Straight. Tuwid, oh. Wow. Ang laki. Tuwid. Tsaka matibay na kahoy siguro yan. At ang ibang naputol, mas malalaki dyan. Wow. Pababa na kami. Pababa na ako. Dito talaga marami pang ano, mga magagandang kahoy. Ayan, oh. Na posibleng in the future, isusunod nila yung putulin. Ang daming pa, oh. Oh. Sana ito, maanohan ng ano, DNR na
mabantayan at mabigyan ng notice yung mga taong gumagawa nito. Kaya, gaganda ng ano, puno, lalaki. Oh, yan, oh, pwedeng isunod dyan. Oh, wow. Gaganda, tuwid na tuwid yung kahoy. Na-amaze ako pag nakakita ko ng mga sentinel wood na talagang ano, ito take century, 100 years bago magkaroon ng ganitong klase mga puno. Tapos ganun lang kung putuli nila. At ang masaklap niyan kasi ang kabilang side nito tubig and the other side also tubig dyan. So time will come na madadry na yung lugar. Dito may mga daan-daan. Dito posibleng marami pa rin dyan na ano. Ang daming ano. Daan na ginawa. Sa baba niya nandiyan na yung ano, tubig saka yung uma na ginawa nila dyan. So ayan. Ito yung pinaka main source ng tubig. This time makikita mo na ano na lang. Oh. Medyo dry na. So ayan oh. Dumadaloy pa rin ang napakahina nandiyan. Kasi nga nandiyan sa taas yung mga illegal logging na ginawa na mga malalaking puno na pinagpuputol. So time will come na ang yung water source dito tuluyan ang mamamatay. Ayan. Ayan oh. Kito bakit dito yung malaking puno rin na natumba. Oh. Sayang. Wala na oh. Mayroon pa rin at least nandiyan. May so, ano pa rin pero ayan oh. Mahina yung ano, pinaka daloy niya na. So ibig sabihin time will come na kapag yan hindi nahinto ang pag-iiligal laging na yung water source dito ay mamamatay na rin. Sana mag-isip-isip din yung mga naglalaging na huwag gawin ito sa mga ano, sa mga water source ng mga kabundukan. At ito sa labas lang ito ng aming property, pinakatabi ng Mantana. Ayan. Nakaka-amaze. Mayroong kagang. Ayan. Ayan o, oh, nakuha dito. Yan ang mga nabubuhay dito sa suba. Sana sa mga creeks na may tubig. Ayan o, oh, kagang. Crabs, sand crabs, river crabs. Yan. Na nabubuhay sana dito para pag ano mangyayari dyan, pag na-dry na to, di wala na. Masarap na ulam sana ito at manguha ng ganito, mga kagang o river crabs. Mm. Oh, wala na siyang malanguyan. Wala na pagdating ng araw at hindi mapigilan yung mga laging na to. Mawawalan kayo ng ano. Tirahan. Wala na oh. Mahina yung daloy ng tubig. Sayang. Yung sanga ng mga dulo, putol na oh. Kasi yung mga sanga niyan, mga straight at magandang klaseng wood. Isa sa mga pinakamatibay na wood. Putol-putol na oh. Kinuha na. Haligi siguro. Or saan nila ginamit. Yung bagong kaingin nila oh. Malalaki rin yung punong kahoy na pinagpuputol dito. Oh, sayang. Naku, napakalawak ng ano, bundok na kinalbo. Sayang. Lalaki ng mga punong kahoy. Ayan oh. Oh. Ayan oh, mga troso na yan oh. Lalaki. Sayang ang mga punong kahoy. Ayan oh, buti may natira pa dito. Ayan oh, mga pinagpuputol yung mga kahoy sa loob ng property. Ayan. Mga bakas na pinagpuputulan na may mga pumapasok. Ayan. Pinagpuputol, tapos nandito lang pala yung mga kahoy. Yung iba, andyan lang din. Oh, naiwan. Sayang. Dami dyan, oh, mga pinagputulan na mga kahoy. Ayan. Ayan, oh, wow. Hmm. Diyan yung mga pinagputulan, marami, actually. Oh. Bakat talaga na, ano, bakat na, ano, ang tawag dun, samad. Samad na, ano, pinagputulan yung, ano, property na trespass. Pinapasok ng, ano, mga loggers. Ayan, oh, dami, oh, wow. Na malapit ito sa tubig, kaya siguro, ano, yung tubig, na dry yung ibang water supply, water source. Ang dami dito oh. Yan oh.
Yan, mga dati pang pinutulan, oh. Tapos yung mga umusbong na bago, putol na rin. Ayan, oh, oh. Wow. Ayan, oh, mga natumba lang na ano, kahoy, tapos nandyan, iniwan na. Andito, oh. Kikita mo na talagang ano. Ayan, oh, daming putol-putol dyan.